kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo ay natitipon upang magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin at sa pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Kaya naman patuloy po tayong magpasalamat at itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan, sa pagtatangi mo na kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na natin pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa'yo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y habilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pangkamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak
ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. At sa umuusig sa sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo, Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutotyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kahit lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Anong ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi nyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Magkakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan dapat ang umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao. Naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-isipo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang konteks po ng ating pong pagbasa, lalo na ng ating ebanghelyo, ang mga Hudyo ay umaasa na darating ang isang political Messiah. Mag-aalis sa kanilang kahirapan at mag-aangat sa kanilang buhay at magkakaroon ng tunay na ganap na kaginhawahan. Kaya naman, nung sinabi po ni Jesus ang first part ng ating gospel, ang tinatawag po nating passion prediction. Ito po yung ikatlong ulit na ipinahayag ni Jesus kung papaano ang mangyayari sa kanya. Very clear po yung description, malinaw na malinaw, mula sa pagkanyang pagkahirap hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Pinakita po na magaganap ang bagay na ito. Pero hindi po nila matanggap dahil ang alam po nila, sa gitna ng kanilang paghihirap, darating ang isang Mesiya na mag-aalis at magbibigay sa kanila ng kanilang hinahanap na kaginhawahan. Kaya naman hindi nakapagtataka, bigla na lang pumasok itong nanay nitong dalawang alagad at sinabi, pwede po bang makaupo sa iyong tabi, isa sa kanan, isa sa kaliwa? Ang maaring tinutukoy po rito ay tinatawag na paghahari sa lupa at hindi po nila kayang saklawin ang kanilang pag-iisip ang paghaharing darating at yan ay sa kabilang buhay. Kaya naman, dito po, kinuha po ni Jesus ang pagkakataon upang mas lalong ipaliwanag sa kanila kung ano ang nararapat at kung ano ang kanyang ibig sabihin. Siyempre, hindi po nagpatalo ang 10 mga alagad. Nagalit pa sila. Bakit? Aba, uunahan nyo pa kami? Kami yung mga kasakasama at ngayon kayo yung hihingi na makaluklok sa kanan at sa kaliwa. Kaya pinakita po ni Jesus na ang sabi niya, ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod. Kung paano mo hinuhuli ang iyong sarili at inaangat ang iyong kapwa, isineset aside mo ang iyong pagnanasa para lamang sa tunay na paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, may katotohanan po ito sa ating buhay eh. Bakit po? Kasi mas madalas dumidikit po tayo sa mga may kapangyarihan dahil kapag may kapangyarihan, pwede kanyang iluklok sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa. Kaya nanaisin po natin na tayo ay may kakilala at malapit sa tinatawag po nating taong may kapangyarihan. Pero sandali lang po, hindi po ito ang batayan ng kadakilaan ni Jesus. Hindi ito ang sinasabi niya sa atin at pilit niyang pinapaunawa. Ano po ang naisi ng ating Panginoon? Ang sinasabi niya po rito ay ito. Ang tunay na pinuno ay matatawag mong dakila hindi dahil siya ay makapangyarihan. Ang tunay na pinuno ay dakila if that leaders, that person empower the other person. Kapag nakita mo na ang pinunong yan na nagbibigay ng kalakasan at kakanyahan sa iba ng mga tao at hindi lamang sa kanyang sarili, then you can really say first aid great dahil pinakita niya ang kanilang kakayanang angatin din ang kanilang buhay. Kasi nga naman, may mga pinuno na makikita po natin na talagang laging pahamig, laging pakabig sa kanilang sarili. Pero para kay Jesus, hindi ito ang batayan ng tunay na kadakilaan. Ang batayan ng tunay na kadakilaan ay kapag nakita natin na ang bawat taong nakakasama natin ay hindi na lamang sumusunod sa atin, kundi sila mismo nakita nila ang kanilang kakayanang gawin ang nararapat. No wonder ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, akong inyong Panginoon, akong naghugas ng inyong mga paa, ngayon ay maghugas din kayo ng mga paa ng bawat isa dahil ito ang tunay na larawan ng paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, matuwa po tayo
Bakit po? Kasi namimintuho po tayo sa Poong Nazareno. Bakit po? Ano pong sinasabi ng Poong Nazareno? Kung nais mong maging dakila, pasanin mo ang iyong krus, magmahal ka. Kung nais mong maging dakila, ibigay mo ang iyong sarili, iset aside mo kung ano ang naisin mo at ipakita mo, sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong kapwa. No wonder paulit-ulit pong sinasabi sa atin ng Poong Jesus Nazareno, maglingkod ka sa iyong kapwa. Magmahal ka ng walang kapalit. Ibigay mo ang iyong sarili nang ang iba'y mas lalong lumago sa kanilang pananampalataya. At ito po ang tunay na diwa ng tunay na kadakilaan pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Wala na po tayong ibang pamantayan. Ang bukod tanging pamantayan natin ng tunay na kadakilaan ay walang iba kung hindi ang Poong Jesus na Nazareno na siyang nagbigay ng kanyang buhay, ipinakita ang isang wagas na halimbawa upang siya'y tularan. Mga kapatid, sa araw pong ito, magalak tayo dahil ipinakikita sa atin ang kanyang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapasan ng krus. Tayo man din ay kanyang inaanyayahan. Pasanin ang krus nang tayo ay maging dakila. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang sinasaisip natin ang salita ni Jesus, ang pinakadakila sa iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagaluban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Ang ating tutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na naglilingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos lang may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi
ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang gala ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito. Handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga nihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ang aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinahayag mo ang iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukhay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagot siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yon niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, siya magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pag-aroban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng iyong kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y inaanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo
at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Subunod po tayo at maraming salamat po. Kung iyong nanaisin akin, aakuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iputong sa akin koronang inangkin pangtubos sa amin. Kung pipiliin abang alipin sabay tahakin krus na landasin galakayakin hapis ay di pansin kung iyong naisin siyang susundin. Kung iyong harin kita'y aaliwin at kakalingain lumbay papawiin. Kung pipiliin abang alipin sabay tahakin krus na landasin galakayakin hapis ay di pansin kung iyong naisin siyang susundin. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. po at 5 p.m. Kapag Biyernes po at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magkasalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. At ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating pong itataas ang ating mga kahilingan sa ating poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin ang kanilang mga daladalang imahin, dasalan. Tugunan ang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila na ang mga pangako nila noong sa sila ay binyagan, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.